Kahapon sa Popinoy All Access. Sa fifth round of Pop Academy singing workshops ng Pop 6 girl groups, about vocal colors ang ibinigay na lesson ni Coach Moy Ortiz. Today, puro kanta ang gagawin natin. Vocal colors, shaping vocal tones through colors. Aralin natin! So, let's do it all chest voice. Yeah. Go, ladies. Good job. Narinig niyo rin kahapon ang mga pangarap sa buhay ng Sweet Dreamers ng Cavite, ang Isle. Yung ultimate goal ko po as of now is mapauwi po yung mama ko kasi lagi po sinasabi sa akin na gusto niya po na magkasama-sama na po ulit kami and ramdam ko rin po na nahihirapan na siya and gusto ko na ako na yung mag-provide para sa family namin na masuklian ko yung sacrifices niya sa amin ng kapatid ko. Sumalang din sila sa papaandar natin na katanungan. So Genesis ng I. Tanong namin sa'yo is, bakit ka mukha mo si Coach Jobel? Magkano-ano kayo? Oh my God! Please! Nakakain naman! Ano ba yan? Siyempre ano, ang sarap sa feeling. Kasi advantage na yun sa amin. Charot! Hindi, joke lang. Anong feeling yung nakabawi kayo sa New Gen Hits na naka-4 pops kayo? Kasi talagang bawi-bawi sila dun eh, di ba? Yun. Anong feeling? Tsaka bakit kayo, ano yung pinakahugot dun? Bakit kayo naka-4 pops talaga dun? Bakit sobrang solid ng performance nyo ng New Gen Hits? Mga kuya sa upgrade, nakakatuwa naman po yun na parang na sobrang na-appreciate nyo po yung effort na ginawa namin dun sa New Gen Hits na Mr. Right. Yan! Maraming salamat po. Ano po, ang ginawa po namin is siguro nag-focus kami sa strength ng bawat isa. Doon kasi sa episode na yon, sa challenge na yon, parang mas lalong bawat isa sa amin kailangan bida kami. Tapos kung ano yung strength namin dapat makikita doon sa episode na yon. So, yun po, dahil nga sobrang nag-focus kami sa individual strength namin, lumabas din po yung strength namin as a group. And nag-enjoy po talaga kami. Yun, sobrang number one yun. Sobrang nag-enjoy lang kami. Hindi na namin masyadong iniisip na, ay dapat ganto. Hindi, sobrang nag-enjoy lang kami. Yun lang. At syempre, ang pagharap nila sa Headhunters with the song of their lives. Kumbaga parang hindi nyo napiga dito yung chance na sana binigay nyo dito. Kasi every round talagang alam nyo yun, nagmamatter eh. So yun lang yun sa akin, parang nasayangan lang ako na you could do more sa mga areas na yun. Feeling ko naman, binigay niyo lahat na meron kayo, no? Feeling ko talaga kasi na-feel ko talaga yung energy binabato niyo sa amin. Kaya lang, kailangan natin mag-aral kung paano, how to use that energy. Kasi hindi pwede na tinatapon mo lang. Yung simula niyo, ang ganda. Ang ganda ng blending nyo. Natuwa na ako. Sabi ko, sana dire-diretso to. Oo, nung magsimula na, kaya lang parang sumabog na kayo. Hindi na kayo nagkakarinigan. Wala talaga sa tono. Yung term na gagamitin ko, wala talaga sa tono. And then, yung nag-monologue, hindi mo tinapos yung hanggang dulo. Binitawan mo na. Hindi na naintindihan yung buong kwento. Ako lang to, opinion ko to. For me, kung ano yung nakita ko tonight, ito yung worst performance nyo. And for the first time, naka-receive sila ng 4 flops. Yung feeling po kasi kanina is, talagang parang alam mo na, parang ganun yung vibe. Kasi yung comment pa lang po nila parang, walang positive halos. Talagang negative po talaga. Tapos, parang yung tunog po is parang namamaalam. nung nakatanggap po kami ng 4 flops, syempre parang ang sakit, ang bigat, sobrang lungkot, ganun. Pero
alam mo po yun, maiiyak ka kasi sa saya, sa tuwa, sa sakit, yung halo-halo po. Heartbreaking ito para sa Isle, and last Sunday, silang isa sa groups na nag-end ng journey sa Pop Pinoy. Ngayong araw, ang preparation and performance naman ng Suwabe Dreamers ng Laguna ang inyong mapapanood. Hey there, Pop Squad! This is your pop girl, Annika, and welcome to Pop Pinoy All Access. Kung saan ang bawat happening sa paborito niyong boy bands at girl groups, ay all out namin ipapakita dito mismo. Squad, nasa week 17 na nga tayo ng competition. Painit na ng painit ang eksena at labanan ng Pop Dreamers. Lahat ay gagawin nila para maabot lang ang pangarap na maging next-gen P-pop stars. Isa na dyan ang group na J-Dar na napiling song ang Lipad ng Pangarap by Cherise. Hanggang saan kaya sila dadalhin ang dream nila dito sa Pop Pinoy? Lalo na't matinding pagsubok ang hinarap nila for this round dahil no show sila sa Pop Academy. What happened kaya? Pero bago yan, makisit in tayo today sa All Girls Dance Workshop sa Pop Academy ng Pop 6. Eyes on your screens, Pop Squad. Painit ng painit ang labanan sa pwesto sa top rank ng Pop Pinoy. Kaya naman ang Girl Pop Dreamers, todong training sa dancing with their coaches Jabel and Jobert. Hello, Pop Dreamers! Ayan, ang ganda kasi naka-smile kayo. So, yan ang magandang baon nyo rito. Gusto kong sabihin sa inyo na masaya ako na nakita ko kayo ngayong araw na to. Congratulations! Yan. So, I'm excited for the class today. So, it's not about the ano naman tayo. Hindi about puro technique, yung mga naaral na kasi natin eh, yung mga technique, eh, yung mga foundation sa dancing. Today is, since story of our lives ang topic natin, ang episode natin, naisip ko na gusto kong magkakilala tayo. Makilala nyo, ano ba ang pinagdaanan? Ano ba ang story ng buhay ni Teacher Jobel o ni Coach Jobert bago sila makarating dito? Kasi ngayon, ako din, gusto kong malaman talaga yung istorya ng buhay nyo. Nung bata kayo and paano kayo nakarating dito sa Pop Pinoy. Okay? So, sa pamamagitan ng dancing later, ikukwento natin yan. Pero before that, ikukwento muna, magsishare muna ako. Yan, magsishare lang ako ng konting, pwede kayong mag-open up, pabilog, or sit down. Ayan, sit down. Ta-ta-ra-ra. Come on. You're wrecking me. Ayan. So, ayun nga. Yan, magandang energy ah, masaya. Kahit konti lang kasi yung voice kanina madami. Anyway, so magsi-share lang ako ng buhay ko. Abutin lang naman tayo dito ng mga isang taon. Joke lang. Hindi, kaya ako siya i-share kasi sige, maaring maka-inspire or kaya ako nandito, maaring ako pinagdaanan ko yung pinagdadaanan nyo ngayon. So pwede nyo, ganun din pala si teacher noon, kaya pala nakarating siya dyan. Okay, so nung bata ako, umiyak agad din, no? Hindi. Naalala ko, mahilig na akong sumayaw. Parang doon ako dinala agad. Gusto ko agad sumayaw kahit saan, sa birthday. Yung parang pakitang gila sa kahit saan. And then, parang nag-aaral na ako, sumasayaw pa rin ako, sali ako sa kahit anong program sa school. Nakita ko, parang dito ako nag-evolve sa pamamagitan ng dancing. Parang kayo, siguro may mga nag-start talaga dito na talagang merong nagsabi na magulang, gusto ko pasayawin yung anak ko. Ako kasi parang ako yung nag-decide sa sarili ko na I am a dancer. Yan. So, maaaring meron din ako mga naririnig nung bata ako na yung dance na yan, hindi yan makakatulong sa buhay ko or parang tapusin ko yung pag-aaral ko, wag akong sumayaw. Meron ding mga naka-experience sa inyo yun, malamang. So, bukod dun sa dancing, syempre, ba't ko ba ito ginagawa? Ginawa ko siyang parang way para makatulong ako sa mama ko. Kasi wala akong papa nung lumalaki kami. 3 years old pa lang wala na ang papa, ang mama na lang.
So nakikita ko yung mama ko na nagtatrabaho, na gusto ko nang makatulong. Yung kumbaga parang ako din magtrabaho na tapos magbigay sa kanya ng pera para makatulong sa buhay namin. Sa pamamagitan ng dancing. So nag-aaral si teacher, nagda-dance, at saka ayun, so nagtatrabaho na ako. Elementary, after, yon high school, nagtatrabaho na ako gamit ang dancing. And then after noon, syempre maraming challenges. Hindi na ang buhay naman ganun lagi. Maraming challenges na pinagdadaanan. Meron din akong time na nag-stop ako sa pagsasayaw. Okay? Na meaning kailangan kong pumili. Mag-aaral ba ako o magsasayaw? Nag-focus muna ako sa pag-aaral. Pero parang hinahanap pa rin siya ng siguro 2 years, nag-aaral ako college. Kahit na yun yung course ko, hinahanap pa rin ng katawan ko or ng kaluluwa ko ang pagsasayaw. So, naging ang outlet ng para makabalik ako sa pagsasayaw ay yung contest sa TV. So, sumali rin ako sa ganito, yung reality show. Na kung saan, syempre, matagal na akong hindi sumasayaw. Wala na akong technique, kumbaga wala na siya sa katawan ko. Basta kung ano na lang yung kaya ng katawan ko. Pero, hindi ako nagtanong ng, paano ba yan? Sasali ako kasi wala akong ganito. Kung inisip ko yung how sa pagsali or wala akong hindi na ako nakakapagsayaw, maaaring hindi ako makasali. Kasi ang iniisip ko yung technique or yung kung ano man yung kakayanan ko ngayon. Pero alam ko kung bakit ako sumali doon, every time ini-interview ako, meron din kayo mga ganun, di ba? Ano bang ano nyo, bakit nyo ba ito ginagawa? So may mga sagot kayo dyan na, gusto ko kasi maging proud yung pamilya ko sa akin. Gusto ko rin, namimiss ko na rin sumayaw. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Pero hindi, lagi akong naiiyak at yun ang lagi ko sinasagot is para makatulong sa pamilya ko. Yun talaga yung lagi. Pag yun na yung tanong, umiiyak na si teacher. Ngayon nga, hindi na ako naiiyak eh. Yan, kasi medyo aware na ako kung bakit pala ganun. Yung nag-push sa akin, yung pinaka-why ko, yung goal ko lang ang nag-push sa akin para makarating ako sa finals at manalo ako. Ang mga kalaban ko talagang nag-hip-hop, kumbaga nagko-competition na sila ng hip-hop. Ako wala talagang alam. As in, parang mas more experience lang ako, tsaka feelings pag sumasayaw. So meaning, kapag ka nag-focus ka lang dun sa why mo, sa lahat ng parte ng buhay mo, kunyari may gusto ka maging, gusto mo maging artista, gusto mo maging engineer, gusto mo pa maging kung ano mang pangarap mo. Pag ang pinokus mo lang ay yung why, yung goal mo, kung bakit mo ginagawa to, makakarating at makakarating ka sa gusto mong puntahan. Okay? Kung nandit, hanggang doon muna ako, doon sa contest na yon, kasi bukod doon, marami pa akong pinagdaanan. Every time pala ginagawa ko yung bagay na yon, puro why lang ako. Si teacher ngayon, kung bakit ko ginagawa ito, hindi ko na ito masyadong inisip kung paano ko siya ikukwento sa inyo. Bakit ba? Ang goal ko is makwento ko siya sa inyo and ma-realize nyo rin na ganun pala ang buhay. Kaya palang marating at magiging successful din kayo, tayo, meron pa tayong pangarap na lagi lang tayong mag-focus sa why natin. And depende rin sa mga taong nakapaligid. Siyempre, habang ginagawa nyo to, meron kayong mga magulang na magme-mentor sa inyo or papakinggan nyo. Meron din kayong mga friends or mga teachers na kung saan aalalayan kayo. Kapag ka pala tama ang guidance, yung isi-share sa inyo, tama yung guidance, dahil na-experience niya na yon, hindi yung parang, ay, huwag niyong gawin yan kasi nakita ko doon, ganito siya, ganyan eh. Pag doon kayo nakinig sa taong yon, maaaring mahadlangan yung iniisip niyo o kaya niyo palang gawin kasi mali yung pinakikinggan niyo. Pero kung nakinig pala kayo doon sa totoong taong naka-experience, kunyari meron akong mentor, nakita mo, nagsayaw din siya, tapos ginawa niya rin yung pangarap niya, tapos ang experience niya, and then siya yung mentor ko, nag-guide niya ako ng tama. Kasi totoo yung na-experience niya. So yun pala yun, meron ka rin who do you listen to sa mga taong narating na ang pangarap mo, sa taong nararanasan, ang naranasan mo rin. At yung pangatlo, ito yung pinaka-importante, yung lagi ko sinishare. Kaya pala tayo nakarating dito, is dahil sa tulong talaga ng sarili natin. Tayo lang ang nag-create kung bakit ka nandiyan ngayon, kung bakit ka nandito sa Pop Pinoy ngayon. Ikaw at ikaw lang ang nag-create.
ng buhay mo. Kung babalikan mo ang istorya ng buhay mo mula bata, nung past mo, at yung present, yung ngayon, ikaw lang ang naggawa nun. Hindi mo pwedeng sabihin, eh kasi yung nanay ko sabi sa akin ganito eh. Sinabi lang yun ng nanay mo, or ng daddy mo, or ng guru mo, or ng kaibigan mo. Pero ikaw pa din yung gumagawa. Di ba pagka parang feeling mo, parang yung advice niya hindi ano sa akin. Meron ka pa rin sariling gagawin. So meaning, yung istorya ng buhay natin ngayon, tayo ang creator. Yan, that's it! Yan lang muna! Thank you! Alright! Palapakan na si Teach. Ganda ng story of my life. Anyway, ayun. Huwag niyo kalimutan na itong activity today, workshop pa din to. May sense kung ba't tayo nagsishare. Kung ba't kami nagsishare at kung bakit kayo magsishare mamaya. Which is for me ang naging lesson plan talaga namin is yung knowing na word, like if you know how to be vulnerable, yun din pala, sorry, yun din yung word na tinakil ko kanina, yung vulnerability, knowing each other, like kahit stranger, well, hindi naman stranger kasi medyo may magkakilala na tayo, pero yung pagiging vulnerable mo, you can use that as an advantage din kaysa sa disadvantage. Kasi, wala. Gaya nito, nagsishare kami, we're being vulnerable in front of you. Kasi, ba't naman namin sasabihin to sa inyo ng walang use? Diba? So, hi, my name is Jorbert Lachica. Ayan, so, hindi. Brief background lang. Sinishare namin to kasi gusto namin ma-inspire kayo. And at the same time, how to know your why. In this competition, kung nasaan kayong para lang ma-backtrack nyo yung mapa, nasan ba ako ngayon. So ako, I'm a street dancer. Lumaki ako sa literal na streets kasi mahirap lang kami, so pugpugak. Ayan. Tapos, luto akong sumayo sa streets. Eventually, may nahanap ako sa online na group, tapos nag-odds ako. Madaming odds. And there's something keeping me na humihila sa barangays before. Kasi doon ko pinaka na experience yung pagiging raw ng tao. Like, if you're gonna, iba-iba tayo ng ano estado sa pagiging dancer. Yung iba namulat, school na agad. Yung iba namulat, competitions na agad. Pero regardless, feeling ko yung bringing up natin as dancers is to have fun lang talaga. Kasi yun naman in the first place yung reason kung ba't natin ginagawa yung kung ano mang ginagawa natin. So as the basketball players, the video gamers, di ba, pinagkakitaan na nila siya ngayon, mga cooks, painters, whatever, kung ano man yan, the main reason that they're doing it is because they're having fun. So, I guess doon nag-excel, tas from there, nag-class ako, yan, may mga nakilala akong mga mentors, nakilala ko sila Teach, and yun yung why din kung ba't ako nandito. Dahil kay Teach. Tapos from there, yung own journey na tinatahak mo, yung ginagawa mong path, magkakaroon ka ng connections na hindi mo alam magagamit mo sa future. Meron ding mga galing sa past na pwede mong magamit sa present. Meron ding mga taga-future. Na-gets nyo ba? Na pwede kang ibalik sa past tapos magkakaroon ka ng branches of sa subconscious mo na parang si ganito, pinaalala niya sa akin yung pwedeng mangyari sa akin sa future. Or parang baka hindi ko pa naikilala yung tao na pwedeng makatulong sa akin ngayon, may sense, or sa future. Or merong tao akong kilala ngayon na nakakapagpaalala sa past ko, either good or bad, magagamit mo siya. Kasi regardless naman, sabi nga ng song, hindi ko na mapangalanan, baby, there's nothing, ano to? Ano? Baby, we can go nowhere but? Up, yes. From here, my dear. Okay. So, ayun. Wala na tayong ibang pupuntahan kundi up. Also, after I grew sa dance community, feeling ko yung why ko is, bukod sa having fun, is because I love dancing and I love the people I meet. Kahit first time ko siyang nakilala, I treat myself as a newscaster. Pero
hindi newscaster, as a journalist. Kasi pag journalist ka, trabaho mong magkwento eh. So if you guys see my pieces, nakikita nyo na yung mga pyesa ko medyo kakaiba. Kasi I put my own moody dancer ako eh, nakadepende ako sa mood. So kung ano emotion ko that time, nilalagay ko siya sa pyesa, tapos doon siya nagre-reflect. Kaya minsan yung mga pyesa ko medyo socio-cultural pieces kasi gusto ko nagre-reflect siya in real life. Ganun. So, well, depende lang din sa kung anong trip niyong gawin. Pero, ayun, I feel also na people are born to love. Well, kasi pinanganak tayo, love nga yung nakapag-create sa atin. So, people are born to love talaga. And if you don't love what you're doing, doon na pumapasok yung pagiging technical, tas hindi mo na minamahal yung ginagawa mo, tas malolos na yung path mo, tas lahat ng connections na ginawa mo, mapuputol-putol na kasi dahil lang kinumplika mo yung dapat simple lang. So, and here's where I am now, and I'm with you guys. And ang lagi kong motto is, I am always becoming. Kasi even if I'm here now, hindi ko alam kung anong magiging next plan for me. I may become filmmaker. I don't know. I may become something else. So I'm always becoming. ... Nice. Yes. Yun lang. Ang galing. Thank you for sharing, Coach. O ngayon, girls, marami kayong nare-realize habang nagkukwento kami. So ngayon, pagkukwentuhin namin kayo habang nagsasayaw mula nung bata kayo hanggang makarating kayo dito. Sino ba yung mga pinakinggan nyo? Sino ba yung mga nag-guide sa inyo? Kanino ba kayo nakinig? Sa sarili nyo ba? Ano ba yung pinili nyo? Kasi meron tayong power pumili. Or sumabay ka lang sa agos. Kasi sabi niya eh, ito daw gawin ko eh. O mas pinili mo yung desisyon mo. Nag-decide ka na ba? Tapos kumilos ka? And then ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo yung bagay na yon? Ano yung na-realize mo? So ngayon yan, tumatakbo ang thinking nyo ngayon, ang mind nyo. Magbibigay ako ngayon ng mga 1 minute to think kung paano kayo mag-start, okay? Magpe-play kami ng music, sasayaw kayo ng nakapikit, and then you dance nang kinukwento nyo yung buhay nyo. Okay? Maaari meron kayong mga pinagdaanan dyan na malungkot. Talagang dumaan kayo sa down. Pero umakyat din. Then nag-down ulit. Then sakto lang. Ganon yung buhay na maikukwento nyo sa amin. Okay? Game, ready? Are you excited? Let's go! Stand up! Magpa-play tayo. Close your eyes. Close your eyes. Yan. O, observahan namin kayo kung talagang nandun kayo. Puntahan nyo yung pinaka, yung maaalala nyo, maging totoo kayo, sabi nga ni Coach. Huwag nyo isipin na may camera dito o pinanonood namin kayo. Just be you. Who you are. Okay? Music po. Close your eyes. Thank you.
Palakpakan natin mga sarili natin. Okay, sit down. Sit down, girls. Grabe. Yung puso ko. Okay, karamihan naiyak. Sige po, hingi po ako ng mic. Ba't ka naiyak? Ang sarap mag-reminis, no? Ng istorya. Alam mo, ang sarap ikwento ng buhay talaga. Ang sarap din pag tinignan mo kung nasan ka na ngayon. Tama ba? Yung parang very proud ka na nakarating ka dito. Kasi pangarap mo lang to dati nung bata ka, tama? O, naiyak din ako. Ito parang mga babae, emotional talaga eh. Yung mga boys, isa lang yata ay umiyak o dalawa. Kayo halos lahat naiyak na dito. Okay. Sige, share mo nga. Anong na-realize mo? Yes. Actually, same po sa naging experience ko po na. Parang nung bata pa lang na-realize na, ay, ganito po yung gusto ko. Gusto ko yung singing tsaka dancing. However, growing up, people have been telling, hindi yan practical. So, ba't ka magaganyan? You've been excelling in school, but then you just want to become a performer. So, yung ginawa ko po, naging free-floating lang po ako like, sa very big na ocean na parang sinusunod lang kung saan ako dalhin ng waves. Sabi ng parents ko, okay, tapusin mo muna to. And so I did that for them. And then, nung time po na yun, I was so anxious. It felt so hard to sleep every night. Kasi I don't want to disappoint my parents. But at the same time, I really want to pursue what my heart tells me to. Kaya nung finally nakagraduate na po ako, I was like, siguro naman time ko na to na i-try naman yung gusto ko talaga. And so I'm here. Yay! Congratulations! I think kaya mo yun, napili kung bakit ka nandito ngayon. Kasi yun yung nagpapasaya sa'yo. Na kung saan, kahit walang, kahit ano, basta gumakanta ka at sumasayaw ka, nagagawa mo yung gusto mo, masaya ka, di ba? Yun ang pinaka-importante kasi masaya ka eh. Kahit maraming challenge dito, wala pa man yung panalo, pero yung makapasok ka dito sa finals na to, itong episode na to, masayang-masaya ka. Congratulations! Thank at pinili you. Mo you tong so tahakin. Congrats! Opo. Ayan, sige. Mag-share din. Sino ang next na mag-share? You! Ito, iba rin talaga to si Jin. Ibang-iba ang tinatahak nito. Ayun po, lumaki po kasi ako, 9 years old, kumakanta na po ako. Pero yung pagkanta ko po, hindi ko po gusto. Gusto po ng mom ko, siya po talaga yung nag-push sa akin na mag-training. Noong una, hindi ko po talaga siya gusto. Pero habang tumatagal, minamahal ko po yung pagkanta. Kaya bata pa lang po ako, marami na akong contest na sinalihan talaga. Pero yung mga contest na yun, puro singing contest sa school, sa barangay. Tapos, nung medyo tumatanda na po ako, gusto ko pong itry sa television. Pero puro ako rejections. As in, siguro mga nasa 10 na po ng TV contest yung nasalihan ko. Pero lahat po talaga reject. Makakapasok man po ako, pero mawawala po agad ako. Pinagsasabay ko po yung pag-aaral, tsaka yung pagpe-perform. Kasi po mahal ko po yung ginagawa ko. Tapos dumating po yung time na nabuo po yung grupo namin, binuo po kami. Tapos sa 7 pong yun, parang ako na lang po yung walang narating. Tapos dumating na po sa point na napapagod na ako. Kasi parang sa tagal ng panahon, mula bata ako, ito yung pinupush ko. Tapos parang hindi naman para sa akin, parang ako na lang yung nagpupush. Tapos syempre nandun po yung nakakaramdam ka na ng inggit na bakit sila mas nauna pa ako pero parang mas malayo na yung nararating nyo. Ayun po, tapos dumating din po sa time na pinapili po ako between pag-aaral at saka pagkuha po sa akin sa banda. Gusto ko po talaga sa banda. Pero dahil nga po gusto ng magulang ko na tapusin yung pag-aaral ko, give up ko po yung gusto ko para sa pag-aaral. Pero habang nag-aaral po ako, gumagawa pa rin po ako ng way at nagtatrabaho para po maipush ko po talaga yung gusto ko, yung passion ko. And dumating din po sa time na ayoko na, pagod na ako kasi yung last audition ko po, na-reject na naman ako. So ayoko na po talaga. Kaya parang sabi ko, mag-focus na lang ako sa life ko.
magtrabaho na lang ako kasi hindi talaga para sa akin. Parang huwag mo na ipilit ilang rejections na yung sinasampal sa'yo ni Lord kasi ikaw na lang yung nagpupush. Hanggang sa dumating po yung Papinoy. Nung una po, nung binuo ko po yung grupo namin, parang, sige, bahala na, last na to. Sabi ko, gagawin ko tong sign. Pag nakapasok tayo, itutuloy ko. Pero pag hindi, suko na talaga ako. Nung una po, lumalaban na ako para sa grupo ko, para kay Cheska at kay Jelly, kasi sila po talaga yung may gusto na sa contest na to. Pero habang tumatagal po, bumabalik po yung passion ko, yung pagmamahal ko sa pagkanta at sa pagsaya. Congratulations! And you made it! Sabi nga, when the student is ready, the teacher will appear. So, eto na talaga, ready ka na. Hinubog ka lang sa ganong challenge ng buhay mo na na-reject ka, na kung saan ngayon, tingnan mo, lagi pang nagna-number one ang A4OU. Sa path na pinili natin, lalo na tayo as performers, ang pinakamatinding kalaban natin dyan sa challenges is yung endurance eh. Yung type of thing na nararamdaman mo na parang ilalaban ko ba? Challenge ba to para ilaban ko? Or challenge to para itigil ko na? Yung nagbabalance kasi siya eh. So, endurance talaga yung kailangan natin. Lalo na sa linya ng trabaho natin. Wala lang. Shinare ko lang. Congratulations kasi naniwala ka pa din doon. Dahil kasi every time mag-i-stop ka, parang kulang ang gin. Tama? Manalo't matalo ka man sa kanta mo or sa pagiging performer. Every time you perform, para talagang buong-buo ang gin. So yun talaga yun eh. Yung nagpapasaya sa atin. At the end of the day, importante talaga yung nagpapasaya sa atin. Kaya pagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo. Thank you for sharing. Alam nyo sa bawat, madami pa yan eh, yung bawat sharing nyo. Iba-iba talaga tayo ng level na pinagdaanan sa buhay. Pero again, ginagawa natin siya dahil sa love. Malalim ang ibig sabihin ng love. Love sa sarili, love sa pamilya, sa passion, and everything and about God. So yun. Pero syempre, pinaka why mo lang talaga ang mag-focus ka, mararating at mararating mo kung ano man yung pangarap mo. Anyone na gusto pang mag-share? In fairness dito sa girls, iyakan tayo ah. Ayan. So ngayon, ano yung na-realize nyo? Na kayo lang talaga yung nag-create ng buhay nyo mula nung bata kayo. So wala kayong pwedeng ibang sisihin na sabi kasi ng mami ko, ito yung gawin ko. Sinabi lang yun ng mga magulang natin na kung saan may nakikita kasi sila. Dahil syempre, anak nila tayo, sila nagpalaki na pwede mo itong gawin, anak. Hindi niya ini-insist, pero pwede ka ding pumili. Syempre, ang mga magulang, pag masaya ang anak, kami ang unang-unang masaya. Yung mga magulang natin ang number. Hindi lang sila masyadong, hindi lang sila masyadong showy na sobrang saya nila. Pero syempre, bago sila matulog ang mga magulang natin, yung success na narating yung lahat, proud na proud yon sa inyo. Hindi man pa natapos or nag-stop kayo ng pag-aaral. Nandyan lang naman yan eh. Pero yung nandyan kayo ngayon at nakita ko masaya kayo, nakita kayo ng mga gulang nyo na masaya kayo, masayang-masaya din sila para sa inyo. Okay? So yon, it's about leading yourself. Kayo pa din ang magli-lead. Ang mga magulang or mga friends or mga mentors ay guidance lang and advices. Kayo pa rin ang magke-create ng buhay ninyo. So ngayon nalaman nyo yan, na kayo pala talaga ang creator ng life nyo. Ano ang gusto nyong ikwento 5 to 10 years from now? Yan. So kasi naranasan nyo, ay unga ako lang pala yung gumawa nun na ako pumili nito hanggang makarating ako dito sa Pop Pinoy. Ngayon nandito na kayo, ano ang gusto nyong i-create? Ano yung gusto nyong marating 5 to 10 years from now? Meron kang tatargetin eh. Mag-iiba man yung daan, pero meron papunta ka pa din doon. Tama? Hindi mo alam kung anong klaseng daan. Pero yung goal mo na yon, paano mo yon paninindigan o magko-commit sa goal mo na yon para maniwala kang mangyayari yon. So think
ano ang makikita kong Jin 5 to 10 years from now on New York Climax? Ayan. Ngayon, parang may mga sagot dyan na, oo nga, teach, no? Ano kaya? Meron pa. Hindi pa nila alam. Pero meron dyang sagot na, ito ang gusto ko. Ito, meron na dyan sigurado. Meron dyang 50-50. Meron dyang, bahala na lang, sasabay ako sa Agos. Pag sumabay kasi sa Agos, anong sabi mo? Maaring? Mag-part yung mismong goal. Para siyang spaghetti eh. Parang yung unang line, kapag parang needle in a haystack siya eh. Kapag walang goal. Like, kunyari ako. Ako na lang, i-example ko na lang yung sarili ko. Most of my journeys hanggang napunta ako dito, yung mga ibang moments ko na proud ako, proud moments ko, yung iba dun, kahit nakuha ko yung goal, pero yung intention ko mali eh. Kasi galing ako sa hate na, I mean, na-motivate ako dahil sa hate. So, nakuha ko yung goal, pero mali yung intention. So, gets nyo? Parang kumbaga sinabi ko sa'yo na ayusin mo yung sayaw mo, pero yung pagkakasal... Hindi mali yung sinabi ko, pero kung paano ko sinabi, mali. Para siyang ganun. So, kung hindi ka focus dun sa goal, like, para siyang needle in a haystack. Para mong nilaglag yun. Tapos, ang daing bigas. Tapos, di mo na siya maanap. So... Maaring dumaan ka pa sa maraming, pwede ka pang bumalik. Diba? Or, kung alam mo na yung pupuntahan mo, maaaring mas mapabilis yung 5 to 10 years from now. Baka maging 3 years lang yan o 2 years. Kapag ka, aware ka na, na ikaw talaga ang nagka-create ng buhay mo. So ngayon, papasayawin ko ulit kayo ng ikukwento nyo sa amin 5 to 10 years from now. Okay? Ano na ang New Climax? Ano na kayo ngayon? New Flame and also A4OU. Let's do it again. Yan. Okay, pikit ulit kayo tapos i-imagine nyo ano na kayo ngayon na nandito kayo sa Papinoy after this contest, ano yung susunod nyong gagawin, and then ano ba yung nakikita nyo? Ipagpapatuloy nyo pa rin ba ang pagkanta at pagsayaw? Then after nun, ano naman yung mga pangarap nyo? Ano ba yung talagang target ninyo sa buhay? Isang malaking question yan ha. Pwedeng specific kasi yan, or pwedeng maguluhan ka kasi parang ang dami mo palang goal. Yan, okay. Napapaisip si Ward. Sabi niya, ano nga yung teacher? Ang cute ni Ward, sabi niya dito. Okay, ipikit mo yan. Hanapin mo sa kaluluwa mo, sa puso mo.
Yes! Congratulations! Mararating niyo talaga yon, success na yon. Congrats! Nakita ko maraming nakaganon eh. So kung ano man kayo, eto simula today, etong journey nyo na to, ikukwento nyo yan sa akin, makikita ko kayo. Teacher, nandito na ako. Narating ko po siya. Sino kaya yon sa inyo? I'm so excited kung sino man yon, no coach? Ipagpatuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. So, excited ako makita yung kwento nyo 5 to 10 years from now. Kasi it's not what you are doing. It's where you are going. Saan kayo? Saan yung pupuntahan nyo? Sit down kayo, sit down. Yan. So, ano yung na-realize nyo? Bigay kayo ng one word. One word, realization, sa paggawa, sa pag-create ng buhay. Yung istorya, ano ba yung gusto nyong i-share na buhay ninyo sa mga tao na makikilala nyo, friends, family, or magiging anak nyo, yung i-share nyo sa kanila. So, one word po sa mga realization today. One word, cool! Para sa akin po siguro, take the risk. Never be afraid to take the risk. Take the risk. Yes! No fear. Fear. Okay, good. Grab the opportunity po. Yes, grab the opportunity. Kasi importante yung now. Diba? Pinaka-importante yung ngayon eh. Grab the opportunity. Continue lang. Yung kahit ano man po yung pagdaanan mo, yung mag-continue ka lang, patuloy mo lang kahit na mahirap man yan. Kasi maaabot at maaabot mo yan at the right time, in God's grace. Keep moving forward. Yes. Yan, kahit anong mangyari, don't stop. Okay, good. Ako po is, there is more. Kasi naniniwala ako na sa kung nasan man ako ngayon or yung grupo ko, laging may magandang plano si God sa buhay ko. There is more talaga. Kasi minsan yun lang yung focus natin, no? Hindi natin nakikita na yung mga pwede pa, malaki pa ang meron dito sa earth and sa heaven at kung saan man. May offer si God. Thank you. Ako po sentence din, your visions and your dreams, make it happen. Make it happen, yeah. Yung naisip ko po, to be, dot. That. Kasi sa life, like pwede, wait lang, may harang sa aking throat. Kaya mo yan, go. Iiyak ulit ako. Sige lang, iiyak mo, go. Kasi ang dami kong gusto sa buhay. Tapos parang hindi ko na alam kung anong gusto ko talaga doon. Tapos finally, gusto ko talaga yung pagkanta. So, ayun. Pero, handa pa din akong i-accept kung ano man opportunity na dadating. So, to be, to be a singer, to be a dancer, to be an actor, chuvenas. Pero ano ba ang gusto mo ngayon sa oras na to? Ano ba yung pinaka number one? Sa dami mo kasing gagawin, lalagyan mo ng rank. So, ano ba yung number one mo na goal mo na ngayon? Pinaka-goal ko is maging successful sa music industry. Yan, dyan ka muna mag-focus. Magkakaroon ka niyan, magpo-focus ka lang dyan. Okay, yan yung magandang. Ayun yung kaya kong i-advise sa'yo bilang mentor or coach dito. Mag-focus ka sa isa para yun ang palalawakin mo. Kung gusto mo sa music, kailangan mo mag-practice lagi. So para yun, ilang taon ka na ngayon? 21, marami pa talaga. Sabi nga niya, there is more. Basta mag-focus ka lang muna doon sa isa. Kasi sabi mo nga, ang dami kong gustong mangyari sa buhay. Kapag ka lahat yon ay tinignan mo, maguguluhan ka na. Hindi na, parang 10% dito, 10% dito, 10%, walang nabuo. Pero kung isa lang pipiliin mo, 100% kasi isa lang yon. Okay? So dyan ka lang muna mag-focus. Kaya mo yan. I'm excited for you. One word ko po is love po. Love, same tayo. Yes. Sige nga, bakit lang? Love po kasi po, pag mahal mo yung ginagawa mo, magiging masaya ka. Pag mahal mo... Ay, mahal!
Mahal mo, mahal ko. Yung kanta niya sa hugot, ha? Pakikanta nga. May hugot. Ayun po, sa love po, lahat po yan susunod na lang eh. Basta mahal mo yung ginagawa. Okay, good. Biglang diretso na nung lyrics natin sa hugot. Nabalik ulit tayo sa hugot episode. Thank you. Ako po, go with the flow. Kasi never, hindi ko ina-expect talaga tong Pop Pinoy. Kasi ang unang dumating sa buhay ko is sports po talaga, volleyball. Tapos nung time na nag-high school ako, bigla ako napunta sa pageant industry. So parang sabi ko kay God na, God, para saan ba talaga ako? Kung bigyan mo ako ng sign kung para sa volleyball po ba talaga or dito sa pageant. Tapos po nung time na dumating nung pandemic, bigla pong dumating tong Pop Pinoy. Sobrang hindi ko po talaga ina-expect. So sabi ko, baka ito na yung sign na para sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko na go with the flow lang talaga ako sa mga binibigay ni God na blessings. Yes! Saan parang the more daw na least expected ka? The more daw mangyayari yun. Yun daw yun eh. So, anyway. Thank you for sharing. Kung may one word po ako, siguro po yun yung trust. Trust sa sarili po. And of course, trust kay Lord, kay God. Kasi naniniwala po ako na lahat na nangyayari sa atin, plano lahat ni Lord yun. Kung meron kang rejections or kung ano mang pinagdadaanan mo, itiwala mo lang lahat kay Lord kasi hindi kanya pababayaan. Yes, thank you. Nandyan yung guidance ni God sa atin. But still, trust na binigay niya na lang pala yan sa atin lahat. Binigay niya na lahat ng gusto natin. Pero tayo yung kailangan natin mag-action doon. So kailangan natin gawin. Hindi pwedeng pray ka ng pray, pero opposed dun sa ginagawa mo. So, trust the process. Gawa ka, nakakapagod na eh, nakakaano na eh. Pero ikaw, keep going ka pa din eh. Lord, I know mayroon tayong pupuntahan, makakarating tayo doon. Yun yung trust na yun. Okay? Yes, thank you. Oh, mine po is challenge. Challenge? Yes, because every day is a challenge. And hindi po tayo binibigyan ni Lord ng challenges na hindi natin kayang isurpass. Yun po. Wow, ang ganda. Kasi parang etong challenge na to, meron siyang pwede siyang negative or positive eh. Yung challenge na yon, ang iniisip niya, na kapag napagdaanan niya at natapos niya yung challenge niya sa buhay niya, nag-level up siya, nag-grow siya, nag-evolve siya. So yes, lahat tayo ay nag-evolve, nothing is stagnant. Lahat tayo ay nag-grow, kahit anong bagay dyan ay nagbabago. Thank you for sharing, girls. Thank you, coach. Class. Good job today. Thank you for sharing again. Thank you for knowing us and thank you kasi nag-open up kayo sa amin. And I feel like after this, magkakaroon tayo ng unspoken bond na kasi meron na tayong ganitong nangyari, you know. And ayun lang, sinabi ko din kanina sa boys to, like after this competition, kahit matapos man to, matalo or manalo, kahit anong mangyari, gamitin yung key, lahat ng pinagdaanan nyo na competitions or whatever, gamitin yung key yun papunta sa mismong goal nyo. Like, this is not the end of, this is the start of something new actually. And kayo-kayo, you are your own people. So, ito, contact mo siya into something, contact mo siya into something. Tapos lalawak na yun ang lalawak. Yan, okay. Before I close this, last na, remember this, it's not what you have, it's who you become. Okay? Walang kwenta yan, yung mga kung ano-ano man yung bagay na yan. Yung beingness mo, ayun ang makakatulong sa mundong ito. Thank you! Ganun pala yun, Pop Squad. Sa dancing, kailangan din pala mapa-feel sa audience ang emotions. There you have it, ang dance workshop ng ating girl groups. Yay! Punong-puno ng training, classes at challenges ang Pop Dreamers. Isa na dyan ang assignment sa kanila for this week, ang paggawa ng 30-seconder jingle para sa TNT. Nitong mga nakaraang araw ay narinig nyo ang ginawang kanta ng ilan sa Pop 6. And for today, pakinggan naman natin ang TNT jingle ng grupong J-Dar. Hey! Hey! Sa magaling na
mga paa sa pinoy, hindi ka kukubra. Kahit na alam namin may nangyari ay tuloy lamang sa aming paglalakma. Kanya-kanya ang pinoy. Nang pinoy madiskarte, hindi mahuli. O sige, maaasahan, hindi yan ang pinoy. Yan ang pinoy madiskarte, hindi mahuli. O sige, maaasahan, hindi yan ang pinoy. Nice one, Jaydar. At sa Song of Their Lives round naman, mabigat ang pinagdaanan ng boys dahil ilan sa kanila sumama ang pakiramdam kaya absent sila sa Pop Academy. At nang umokay na ang health condition ng Suabe Dreamers, sabak agad sila sa stage rehearsal. Ito po, sobrang happy po kasi po finally po nakabalik po kami dito sa stage na to kasi po nung last time po is nagbottom nga po kami sa akala po namin is last na po naming salang. So very thankful po kami kasi po hanggang ngayon nakakapag-rehearse pa rin po kami dito sa stage na to. Yes, tsaka po ito po sobrang importante po sa amin kasi parang binigyan po kami ng second chance kasi po nung last nagbottom po nga po. Ayun po. Pressured ang grupo dahil marami silang na-miss out. Kailangan po namin i-improve ngayon. Sa ngayon po is yung balance ng boses po namin kasi dun po kami medyo napahamak ng last round kasi hindi po kami masyadong sure kung pantay-pantay ba yung volume ng boses namin. Hindi tayo siguro. Ayun po. Yung parang comment po sa amin last week po, last round po, na kailangan po namin i-balance kasi po meron pong ibang mamaya mahina, biglang lalakas. Para kailangan po namin pantay-pantay kami. Kung mahina po dapat, tumalakas, malakas po. Ngayon po talaga nag-focus po kami sa balancing ng boses po. Yes, yung balance sa sayaw, tsaka yes, lang sa kanta. Yes po. So, ngayon po mas lamang po sa amin yung kanta na mas nagpo-focus po kami ngayon sa kanta kasi po last time po talagang yun po yung naging problema namin. Kaya po talagang sinisigurado po namin ngayon na darating po na salang namin is wala pong mangingibabaw sa amin kundi pantay-pantay po. Yes. Matapos ang matinding stage rehearsal ng boys, time out muna. Mind conditioning muna with our Papa Andar, kung saan sasagot sa maiinit na katanungan ang Jaydar. Ang questions, manggagaling sa kapwa nila Pop Dreamers. Kaya Jaydar, please answer. For Jaydar, sino, kasi nakikita natin sila, medyo close sila sa mga babae. Sino yung pinaka-crush nyo sa girls? Parang ano po, parang alam nyo po, base po sa tanong nila, may nahalata po talaga kung bakit biglang nagtanong po yan. Kasi po, close friends po nila ni Yo Climax. To be honest po, lagi po nila kami nakikita na with ni Yo Climax and... To be honest ako. Sabihin mo lang ah! Let's go. Crush ko po sa ni Yo Climax. Si Shanko. Boses po talaga kasi po sa kanilang apat, lagi po yung kanya po yung nag-build up na naririnig ko. So, yung malaki boses. Malaking boses. Sa akin po crush ay buong grupo, yun po. Yung Hera tsaka Yara po. Yun po yung dalawa. Kasi po yung Hera, kahit tatlo lang sila, yung ano talaga, yung lakas ng laban nila. Paano pa kaya kung naglima sila, di ba? Lakas ng laban nila. Grabe yun. Di ba? Tapos yung sa ano naman po, sa Yara, magaling po sila totally sa, lalo sa sayaw eh. Ayan. Ako naman, tanong ko sa Jaydar, kung i-rate nyo si Jelay ng kagandahan from 1 to 10, anong i-rate nyo? Sa akin po, sa 1 to 10 si Jelay is 8 over 10. Kasi po ano si total package na po eh. Marunong siya kumanta, sumayaw, matangkad, maganda. Pero kaya ako naging 8 kasi hindi ko po siya ka-close masyado. 8.5 po. Oo? Oh? Magdala yung tangkad. Oh, 8.5? Nakas sa pill po yung matangkad. Tapos, ano pa ba? Ay, total package performer. 8 din po, 8 point something mm. Kasi po, yun nga po, like po nung sabi nila, matangkad, may tsura, talented, tapos mukhang matalino. Tapos kasi nakita ko din po, nagbablog din siya, parang so, parang... Gusto ko po mas focus sa vlog niya. Parang mas po... Uy,
Baka naman. Baka parang ano po, nakikita ko po sa kanya na mas parang mas focus siya sa mga goals niya sa buhay kaysa sa mga... Ako po, 9-9 ako. Yan? Siguro po ano. Crush mo, first, no? First impression siguro, kaya siguro 9. Kasi po lahat po nasa kanya na. Siguro hindi ko po siya masyadong kilala pang lubos, kaya 9. Jader, bakit kayo lang yung parang sa mga boys, hindi pa namin ganun nakakausap? Nahihiya ba kayo sa April? Lapit-lapit naman kayo sa amin. Talagang tinanong po nila? Talagang tinanong po nila? Mahihain po talaga kami. Hindi naman po sa mahihain na kahit kaklose hindi, na. Kasi, mahihain po kami kasi hindi namin kaklose. Pero kapag... Pag nakausap po na tulad ng Yara, ano po talaga, parang ilag po kami. Pero yung isa doon, lumapit lang ako nagtanong. Bigla nakakantuhan po na. Bigla lahat nag-ano na. Ganun po. Pero kasi, ano po, nag-isip din po kami na sana din po makaklose din po namin A4OU. Kasi sila na lang din po yung hindi namin nakaklose. Oo, yes, sila po, sa baba. Sila na lang po talaga. Kasi po yung ano, yung matangkad ng katawa ko talaga parang yung parang yung pagtitingnan ng ganda niya pero parang ano pagtitingnan ko parang bayan parang meron pong galit sa iyo na hindi mo naman ako ang ginawa mo ba talaga hindi po namin alam kung dahil ba sa tangkad nila kaya natatakot po kami. Tsaka po yung maliit nakakatakot din. Sino? Si yung nagtataas si Yun po. Pero ano po kasi natingin sila na ako. Gusto po namin. A4OU, sana po makaklose din namin kayo tulad yun na po. Lahat po ng... kayo lang po talaga hindi namin nakaklose kasi nakakatakot po kami. Then nahihiya po kami. Nahihiya po kami kasi kung paano kayo tumindig, parang... ay, parang babaluktot na kami pag nakita namin kayo. Parang... ang hirap. Pero sana A4OU makaklose namin kayo. Makajam, ganun, makakwentuhan, makakulitan din. Like ng other group, ganun. Ang katanungan namin sa Jader, nung panahon na nag-away-away kayo noon, naisip niyo bang ihinto na yung journey niya dito sa Papinoy? Sa akin po, hindi po. Kasi po, nagsimula kami mangarap ng sabay-sabay. Bakit pa natin ihinto na dinasayang lahat ng pinagpaguran namin? Kung ano man po, kung minsan po kung mag-aaway man po kami, nakakapagbitaw po kami ng mga salitang ganun din po, naalis na ako ganun, pero at the end po, hindi po talaga namin kayang iwan yung isa't isa. Yung style, mas solid na kami ngayon kasi basis, lalo na sa napagdaanan namin, lalo na naman nung napanood nyo na dapat aalis ako, dun dapat mas ano kami, mas naging strong kami, mas naging makulit yung bawat isa sa amin. Talaga naman nung sobrang naging kilala na namin kung paano mag-adjust, tapos kung paano kapag, ano, kuwari may galit, alam na namin kung paano ayusin yun. Parang pagramdam namin yung isang galit, yung isang kung sino kinakagalitan niya, kakausapin po agad. Parang kilalang kilala na po namin yung bawat isa dahil sa mga nangyaring, ano po sa amin, yung struggle, problema po sa amin. Jadar! Paano nyo na-maintain ang inyong blending? Ding! Yung ganda ng blending, yes. Paano sobrang sarap sa tenga. Paano kayo? Paano nyo na-i-improve pa yung blending nyo? Ayun nga po, nung bata pa po kami, mga soloist na po talaga kami. Meron nag-ibang choir, meron sumasali sa singing contest. Siguro po nasanay na po kami makarinig ng ganun. Pag pinagsama-sama namin yung boses namin, mas gumaganda po yung tunog. Kaya din gumaganda. Maintain balance lang po talaga. Yun po yung lagi controlling. Namin. Yung po yung lagi namin talagang inaaral kada may competition po. Kasi noon po, petics lang porket maalam kami kamanta, porket palakasan pa nga po kami sa bawat ni. Pero ngayon, mas naintindihan po namin sa bawat isa na mas need ano po, balance, pantay-pantay lang. Ganun po. Tsaka, anong singing tips nyo? Ay, paano po? Nakakaiyak! Ay, grabe! Siguro sabihin na natin sa pagdating sa mga solo. Lakas nila. Sila nga ata ang pinakamagaling na solo. Biritera. Kasi halos lahat po ng girl group is magagaling pag pinagsama-sama na yung boses. Pero pagdating po sa mga solo na, parang ang lakas, ang galing nila. Sobra. Lakas, di ba?
Kaya, pangingi pa ng tips. Kaya, yun na, parang yun na naman kailangan. Ang tip namin na mabibigay sa inyo is, bigyan nyo rin kami ng galing ng kagaya ng inyo. Ganun. Sino ang pinaka-makulit sa inyo, Jaydar? Si Dre po. Si Dre. Kasi po tinatawag niya kung tito yung pangkakas. Siya po yung pinaka-makulit sa amin. Siya din pinaka-bata. Pinaka... Kaya siguro sino yung pinaka-tahimik. Hindi nga ako nalabas. Tahimik, pag dito siya. Tsaka sino yung ano, sino lagi nag-aaway? Ha? Si Dre at si... Ay, si Renz tsaka si Ace po. Siya po. Kasi pares po sila mainitin ang ulo. Tapos wala nagpapatalo. Opo. Tapos sila pa yung pinakamatanda, di ba? Ang saya po. Tapos kami po yung mga bata yung nag-ayos sa kanila. Yan! Ganun po ang dapat na patakaran. Sino yung pinakamatakaw? Matakaw, yung tipong pag may pagkain kaya siya yung umuubos. Parang kita ko na kung sino sa kanila. Si Giovanni ba to? Si Giovanni. Halata si, naman si Ace. Halata naman sa katawan. Si Ace halata naman sa katawan. Ayo. Ayo, tama ka. Ayaw sa katawan. Sige, sige. Tama. Pakita mo nga chat mo. Ayo. Pakita mo chat mo. Oh, sige. Actually po, may dalawa. Siyempre, mga lodi namin yan. Lodi namin yan. Anong sikreto nyo, guys? Bakit ang galing nyo? Pap! Kasi sobrang isa kayo sa mga nilook up namin dito. Oh, talaga ba? Talaga ba? Coming from the pop. Wala sikreto. Siguro po sa pag nag-ano po kami, nag-i-individual na kumakanta or sabay-sabay, naririnig po nila kung paano kami kumanta. Kasi po, bawat isa po kasi sa amin, soloist. Kanya-kanyang strength. May kanya-kanya po kaming strength sa kanta po. Merong ibang balad, yung pag nag- bass po, yung dumadagumdong. Tapos meron iba nag-aalto na, yun po kasi pinakamahirap kantahin, di ba, yung alto. Tapos yung iba, nag-R&B, R&B kulot-kulot, parang kay JR. Siguro po kaya po nasabi nila kung bakit, ganun, paano namin natutunan, bakit ganun kami, ganun po. Bakit ngayon nagiging ano na kayo, bloomy, parang gumagwapo lalo? No! Ano secret nyo? Hindi po ako naniniwala. Bakit? Kasi yung araw-araw naman kami blooming. Ngayon lang kami blooming. DJ na rin. DJ na rin. Ayun po. Mas blooming sila, di ba? Ang ganda po kasi nung costume. Siguro nadala lang din po kami yung costume namin ngayon. Kaya ako blooming kasi ano. Siyempre, gusto ko maging maayos sa paningin ng iba. Siyempre, sa TV, ganun. Ano ko sa paningin niya? Sige na. Kinaya rin ng Jaydar ang pagsagot sa katanungan. Very good kayo dyan, boys. And now, muli nating pag-usapan ang kakantahin nila sa performance night. So, ang title po ng kanta namin is Lipad ng Pangarap. So, tungkol po sa pangarap. Tapos, parang ginawa po namin, parang nag-feedback po lahat. Nag-flashback po lahat ng pinagdaanan namin. Tulad po namin dalawa ni Giovanni. Siya po naging kargador. Maaga pa lang po, murang edad. Nagtrabaho po agad kami. Ako po, naranasan ko na rin po kung ano-ano. Magbasura, maglakal. Tapos, ayun po, parang doon namin na-express nung bakit tayo nakarating dito sa stage na to. At dinescribe rin nila ang kanilang mga buhay sa props na gagamitin nila sa stage. Parang karitod po kami na kahit anong mabibigat na ipatong doon, patuloy pong uusan. Good idea, boys! Mukhang ready na kayong sumalang at ipakita ang inyong performance. Hey there, Pop Squad! Sa ngayon, bago kami sumalang sa stage, pag-usapan muna namin yung mga suot namin costume. So, yung costume namin ngayon is earth tone. Kumbaga, brown po yung color na napili namin. Which symbolize strength and reliability. Yes. Kung saan po, kahit gaanong mga pinagdadaanan namin, parang ay mga struggles po namin, ayun po yung ginagawa naming lakas para maabot namin yung mga tagumpay. And brown po is, it shows... Puti. Yeah, yes. Ano po? Puti. Parang ano po, na kahit ano pong mangyari,
yung putik na yun, ayun po yung magiging way po namin para makuha namin yung tagumpay or yung ginto. Yes. And wait! Akala ko ba, boys, hindi na kayo magsusuot ng turtleneck? Baka mag-react si Headhunter Maha ulit niyan! Trademark talaga namin yun as Jadar na lagi kami naka-turtleneck kasi malamig sa studio. Parang alamig kasi pati para sa amin malinis talaga din siya tingnan. Parang madali po siya bagayan kahit anong pang jacket or top pang ano bago. Eh, bumagay dito sa earthroom. Kung sa bagay, tatak Jadar na yan. At sa kakantahin naman nilang Lipad ng Pangarap, alamin natin mula sa boys kung meron na rin ba silang mga pangarap na nilipad nilang ng hangin o nawala nilang bigla. Siguro po ang pangarap na nilipad sa akin is wala pa po. Kasi po, nagpe-prepare pa lang po ako para mabot yung pangarap ko. Tulad nung po dito, nakatungtong po ngayon ako dito na isa sa mga pangarap ko. For me din po, wala din po kung wala pong pangarap na hindi pa po natutupad sa akin ngayon. Dahil isa lang naman po yung pangarap ko na maiahon sa hirap yung mga... Siguro po, kagaya po nung kay Ace, tinutupad ko pa lang po yun. Ginagawa ko pa lang po yung pangarap ko na yun. Kaya wala pa po siyang... hindi po siya nilipad po. Ganun din po katulad po ng kanilang dalawa na yung buhay ko po sa, as in yung pangarap ko po, parang processing pa lang po, parang lahat po ng mga pagsubok, mga challenges, parang kailangan ko po lagpasan para yung gusto kong pangarap or yung parang dreams ko, maabot ko po. At sa tatlo, si Renz lang ang the only one na may pangarap na hindi natupad. Pag-aaral po, hindi ko po siya natuloy ngayon. Kasi po, gawa nga po ng mas nag-focus po ako sa talent ko, mas nag-focus po ako sa mga racket, pagsali po din sa mga singing contest. Kaya po, sa tingin ko, hindi po natupad yung gusto ko sa buhay na mag-aral ng tuloy-tuloy. Mas nag-focus po ako dito, kasi po, sa tingin ko, dito rin po ako masaya eh. This group believes na nasa kanilang mga kamay ang katuparan ng kanilang mga pangarap. At hindi raw nila yan bibitawan pa. Hey there, Pop Squad! Aarangkada na po muli ang Jadar. Sana po ay sa ipapakita po namin this round na Story of Our Lives ay maghanda po kayo mga headhunters dahil ito pong kwentong to ay based po sa mga story po namin. Based po sa story po ng bawat isa, sana po ay makarelate kayo at makatanggap po kami ng 4-pop para sa inyo. Suave Dreamers ng Laguna, Jadar! Jadar! Hi, boys! Hi, guys! Saan ang galing yung trophy? Anong napanalo ka? Sa loob. Ayun na nga, bago pa tanungin ang ating mga headhunter, sa atin namang galing, ano bang story? Oo, oh, may kariton, may trophy. Ang masasabi lang po namin yun is, sobrang saya po namin na yung bawat buhay po namin, na-perform po namin ngayon, di man po makita ng ibang tao or hindi man po namin ma-perform sa normal life, pero kahit papaano po, manalo-matalo, nabahagi po namin yung buhay namin sa inyo. At tsaka po, ito pong performance namin is binabase po namin sa mga napagdaanan namin nung kami ay bata pa po. Meron po sa aming mga naulila, meron sa aming murang edad, nagtrabaho na agad. Halimbawa, ako po, sa totoong buhay ko po, is naranasan ko pong magbasura, mga lakal, yung iba po nagkargador, yung iba po naghahanap kung paano maramdaman yung isang pamilya. Doon po namin binasa yung performance po namin ngayon. Kaya naman pala, daman-daman natin, di ba? Puno ng emosyon. May kariton. Ano mga binubuhat? Sino nagkargador? Si Giovanni po. Okay. Akala ko yung isa kasi kaya ba niya? Pero boys, last elimination, nasa bottom two kayo. Yes po. Paano niyo ginamit yon para maging motivation for this week's performance? Nung kami nga po nag-bottom two, talaga pong
nag-usap po kaming apat with our coaches po na kailangan po namin galingan, kailangan ulit po namin magpursigido. Kung pursigido po kami nung time na yon, kailangan doblihin pa po namin. Kung gusto po talaga namin manalo po dito sa Pop Pinoy, ayun po. Nung nag-usap kayo, ano sa tingin niyo yung kinailangan yung i-improve? Consistency po. Ayun po talaga, tsaka po balance. Consistency and balance. Mm-hmm. Tingnan natin kung anong sasabihin ng ating mga headhunters. Simulan natin kay Headhunter Maha. Surprise! Surprise mo naman! Itong mga to eh. Hindi ko alam, hindi ko napansin yun ah. Ako pala. J-Dar! Hello po! Ah, ang ganda ng blending nun oh. Okay, J-Dar. Itong score na ibibigay ko sa inyo. Sabihin na natin na sakto lang. Kasi saks lang kasi parang ganun lang yung nakita ko ngayon. Parang hindi siya pang round na to. Parang dapat ng mga ilang mga una, pangalawa, mga pang ganyan. Eh sabi nga kanina ni Headhunter Mitoy nasa critical stage na tayo. So yung score ko yung sakto lang din. Kasi naniniwala naman talaga ako sa kung anong meron kayo. At isang malaking tagumpay na nandito kayo sa Pop Pinoy stage. Kaya ito ang score ko. Saktong flop o saktong pop? Ayun lang. Saktong pop naman pala eh. Thank you, Maha. Headhunter Mitoy. J-Dar. Hello po! Yun. Hindi, nice ko kayong purihin. Nice ko kayong purihin dahil most of the time ng performance talagang as a group kayo. Oo, as a group kayo na talagang may mga bumibitaw pero maliit na lang. Hindi ko na masyadong idedetalyan. Pero merong hindi, yun, nabanggit mo yung consistency. Hindi consistent pero pwede nang palagpasin. Kasi nakita ko yung effort nyo na parang ayaw yung magstay sa bottom two eh. Talagang gusto yung lumaban ng lumaban eh. And napansin ko rin na well divided yung pagkakakanta, yung portion ng kanta, maganda. Maganda yung naging, wala nang nag-hold back ang boses eh. Oo, dati yun ang ano nyo eh, yun ang weaknesses nyo eh. Yung nahihi, Naiyak yung kargador. Naiyak yung kargador yata. Huwag ka naiyak na naman. Huwag ka maiyak po. Hindi po kasi sinabi ko ngayon mag-stay sa bottom. Tumali maging bottom one naman. Huwag naman gano'n. Hindi, joke lang yun. Hindi, pinupuri ko kayo sa ginawa nyo. And sabi ko nga, well divided yung kanta, yung portion ng mga part by part. Balanse, pati yung boses, balanse. Yung mga slight, siguro sa score ko nalang babawiin nyo yung mga pagkakamali nyo. Pero, congratulations sa inyo. Ito ang score. Thank you po. Maiyak kaya sila sa Pop of Pop? Ay! Pop pa din! Pop naman pala. O, tahan na. Pop na. O, tahan na. Ito naman si Headhunter Kayla. Ano kayong sasabihin? Hi, J-Dar. Hello po. Hello. Alright, so performance niyo tonight, I feel like it was one of your stronger performances. Nag-elevate na kayo kasi nakikita ko yung growth niyo. Kaya lang, sa point ng competition kasi nito, talagang hindi maiiwasan na comparison sa ibang groups. So sa point ng competition nito, kahit diba last week bottom two kayo, so nag-elevate na kayo sa gitna. Pero sa competition, sa point ng competition nito, kailangan, you know, nasa taas na kasi dalawa mag-eliminate na tonight. So, dahil sa gitna kayo, itong score ko na ibibigay sa inyo. Headhunter Luño. Alright, J-Dar. Yung word na masasabi ko sa performance yung soul, man. Soul. Naramdaman ko yun. Kumbaga, meron kayong monologue na part, pero ang ganda ng hatid eh, ng transition. Compared,
sabi nga ni Kayla, hindi may iwasan na i-compare yung mga performances. So prior sa inyo, may ganun. Pero ang difference is, ang ganda ng pagpasok, yung hatid sa first verse, which is good, nakatakas. Pero yun nga, it's a safe performance kumpara sa Jadar na nakikita ko sa utak ko na kaya niyong gawin. And it's your job to figure it out kung magpo-proceed na magpo-proceed pa tayo sa next rounds. Kaya good luck and tama yun, consistency. At the same time, research pa rin. Yes? Thank you. Yeah. Ito yung score ko para sa inyo. Another pop! 3 pops and 1 flop. Thank you, Headhunters, and good luck sa inyo, Jada. Matapos ang performance ng boys, nakakuha sila ng 1 flop. Sa amin pong 4, kahit ano pong nangyari, ang maipapaan lang namin po sa mga panonood is, proud po kami na naipakita namin yung story po ng bawat isa. Ang proud po kami na alam namin sa sarili namin na so kung sa tingin po nila na safe yun, sa amin po, pinaka the best po sa amin. Ayun po. Isa po sa sinabi nila is ito yung pinakamalakas na pyesa namin. Sa tingin po namin, yung 3-1, 3 pops, tapos 1 flop is deserve po naman namin. Kasi hindi po kami nakapag-pop academy. So yung mga tips po na pwede nilang ibigay ni Coach Moy sa amin at doon po sa dance, siguro po ang laki pong kawalan nun. Kasi yung dami po namin natututunan dun talaga, parang yun po yung naging kulang namin. Yung tips po galing sa kanila. Isa-isa namang sinagot ng Jadar ang mga naging comments ng Headhunters. Gaya na lamang ni Headhunter Mitoy na sinabing may bumibitaw raw sa kanilang performance. Dun po sa first part ng kanta namin, yung which is Having Love, meron naririnig naman po namin. Yes po. Kaya tama po yung comment po ni Headhunter Mitoy. Sa nag-flop naman na si Headhunter Kayla, hindi raw siya na-satisfy sa performance ng Jadar for this round. Yun nga po. Siguro po, tama po yung sinabi niya. Simula po, parang siguro yung mga performance po namin compared dun sa mga last yun sa Novelty, sa New Gen, sa iba pa po, parang naging pantay-pantay lang po siguro pagdating sa kanya, para sa kanya. Kasi po sinabi, kino-compare din yung performance namin kayo ngayon dun sa dati. Parang kino-compare niya po yung last performance namin kung nag-level up po ba yung Jadar. Dun po, kaya siguro pantay lang, sa gitna lang po sabi niya. Sa gitna lang po siguro kami. Hindi po siya ganong na-amaze, kaya po binigyan kami ng flat. Tuluyan na ngang dinala at nilipad ng hangin ang pangarap ng Jadar na manalo dito sa Pop Pinoy. Because last Sunday, isa sila sa boy groups na nagbabay na sa competition. And their reaction, pati na rin na naging saloobin ng kanilang mga mahal sa buhay, ay mapapanood nyo sa mga susunod naming episodes. There you have it, Pop Squad! Pause na muna for now dahil kailangan up-to-date kayo sa lahat ng Pop Pinoy goings-on. Here's where to check them out. Para sa highlights ng All Ganap sa Pop Pinoy, tumutok sa Pop Pinoy Pop Dates weeknights 9:30 PM sa Signal TV on Colors, Channel 202 HD and 60 SD. Mapapanood niyo na rin yan sa TV5 Sundays 11:30 AM. And also watch the TNT Pop Show hosted by Darren Espanto and Adriana So. Saya vibes ang hatid sa inyo ng Pop Pinoy Dreamers dyan Saturdays 5 PM exclusively sa TNT website, TNT official Facebook page and YouTube channel. At panoorin rin ang Pop Pinoy Pop 10 para updated kayo sa weekly hot topics sa Pop Pinoy. Hosted by Adriana, exclusively on Signal Play with fresh episodes every Friday. And don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Pop Pinoy TV. Magkita-kita ulit tayo, same time, same channel. Mapapanood nyo rin ito sa Pop Pinoy and TNT YouTube accounts and Cplay. And that's it for today. I'm your Pop Girl, Annika. Ciao, guys! Abangan bukas. Ang mga grupong Yara at Hera naman ang mag-share ng kwento at magpaparinig ng songs of their lives. Tutukan niyo yan dito lang sa Pop Pinoy All Access.